LeBron James, mga idol, nakapili na nga ba ng next head coach para sa team ng Los Angeles Lakers? Ayon kasi sa latest report ni Eric Pincus, he's the guy that LeBron wants nga daw. At debat kasama nga rin, mga idol, etong si Darvin Ham sa tatlo sa mga finalists ng team ng Lakers para sa kanilang kukunin na next head coach at i-guide nga sila para sa next season. At dahil nga kasi, mga idol, etong assistant coach ng Bucks ay very experienced at nakikita nga rin ng Lakers sa kanya, mga idol, na maaari nga siyang maging katulad ng head coach ngayon ng Boston Celtics na si Ime Udoka. First year niya pa nga lang sa team ng Boston Celtics, mga idol, pero tingnan nyo naman ang kanyang ginawa. Umabot na nga sila sa Western Conference. At yan nga, mga idol, ang inaasahan ng team ng Lakers dito kay Darvin Ham. It's up to him, mga idol, paano niya ibabalik ang team ng Lakers para maging isa muling championship contender. Pero kung kayo nga, mga idol, ang tatanungin, sa tingin niyo ba tama ang magiging desisyon ni LeBron? Gusto niya nga si Darvin Ham bilang next coach ng team ng Lakers? Komento niyo lamang ang inyong mga opinion. At sa ating next balita, mga idol, hindi magandang balita para sa team ng Golden State Warriors. Dahil eto nga si Andrew Wiggins, mga idol, ay questionable dahil sa left ankle soreness sa Game 3 against sa Dallas. Ibig sabihin niyan, mga idol, mawawalan nga ng isa sa magagaling na defender etong Golden State against nga kay Luka Doncic, mga idol. Isang malaking problema ito para sa team ng Golden State kung hindi nga siya makalaro sa Game 3. Siguradong i-take advantage nga ito, mga idol, ni Luka Doncic at na-atake na nga atake. Dahil itong si Andrew Wiggins, mga idol, na kaya nga siyang tapatan ay wala na nga. Pero ang magandang ibinalita nga neto ni Steve Kerr ngayong araw, mga idol, kahit na nga may left ankle soreness itong si Wiggins, expect niya pa rin na maglaro ito sa Game 3. Pero mga idol, hindi pa rin niya sigurado dahil ang kanyang status ngayon ay questionable. Abangan na lang natin bukas. At sa ating panguling balita nga, mga idol, Kyrie Irving ay may inamin patungkol kay LeBron James noong magkakampi pa sila sa Cavaliers. Pinatunayan niya nga ang nickname ni LeBron na Le GM. Sabi niya, LeBron was behind the scenes. What's his nickname? Le GM? He put the squad together. Si LeBron nga daw, mga idol, ang nag-build ng team ng Cavaliers, mga idol, kaya sila nanalo ng championship. At pagpapatunay nga lang daw yan, mga idol, na itong si LeBron ay involved talaga sa roster making ng isang team. At siguradong pati itong Los Angeles Lakers ay naging involved nga siya sa pagbuo ng roster. Pero anyways, mga idol, yan ang alamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!